Magandang hapon mga ka-TH, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga ka-TH, mayroon po tayong na-discover na isang abstract kanji na may kakaibang stroke. At yun ang ating i-check ngayon mga ka-TH para sa video na to. Ngayon mga ka-TH ay nandito tayo sa, diretso na po tayo, nandito tayo sa isang kanji na abstract sa top ng isang malaking bato. At ganito yung itsura niya mga ka-TH. Ano? Yan. So ganito yung nasa ibabaw ng bato. So makikita natin dito ang carvings. Naka-abstract siya. So, ang gagawin natin dito mga ka-TH ay guguhitan natin ng chalk para lilitaw yung stroke ng isang kanji. Yan. Guguhit lang tayo mga ka-TH. So, kakaiba yung kanji na to kasi marami siyang mga disturbing na guhit. So pag pagtitingnan mo siya, hindi mo siya kaagad mapapansin. Sa una ay parang crack lang sa bato o natural crack. Pero pag susuriin mong mabuti ay ito ay isang kanji. Ayan. So, napaka-detalyado yung pagkagawa. Kasi marami siyang disturb na mga katabi na crack o natural crack para maiba na naman yung para hindi mo siya mapansin kaagad. So kailangan ng i-analyze para malaman natin na ito ay kanji. So ganito yung itsura niya mga ka-TH. So mayroon pa siyang mahaba na at malalim na naka-ingrib. Yan. So ang mga ingrib niya na sukat ay nasa almost 1 inch. Yan, mga 1 inch yung ingrib niya. So, kasya yung dalawang daliri dito. Ayan. So, ayan mga ka-TH. So, ito ay isang man-made na pagkagawa. So, ganito yung itsura niya sa taas. So, itong kanji na to ay sa itong Heaving Sky. So, meron siyang slope sa ibabaw, sa pinaka-head, then vertical. Then, papunta sa left and right. Then, sa gitna, meron siyang ingrib. So, medyo malaki yung pagka-ingrib niya. Nasa almost 2 inches. Yan. Ito yung sa gilid nito ay mga nakaka-disturb na mga crack. Pero, meron din siyang ibig sabihin. Kasi, papunta ito sa south side and then papunta ito sa north side. So, yan mga ka-TH. Ito ay napakalaking intersign. Yan. Na naman, dito sa harap ko, papunta naman to sa west side. Doon ay east side. Kung saan sisikat yung araw. So, dito yung intersign. Ngayon mga ka-TH, i-check natin yung mga direksyon nito. Saan dito naka-designate. Yan. Ito ay napakalaking bato. So pupunta tayo sa pinakagitna. Itong kanji na Heaving Sky ay bihira lang itong makikita sa site. Minsan kasi ito ay nasa south side kasi ito ang pinaka-main deposit. So check natin ang number 1
na north direction sa north side kung meron ba itong animal symbol. So puntahan natin mga kapitch, check natin. So, ito yung north side mga kapitch. Ito yung sinasabi kong animal symbol na north, kung saan makikita natin ang isang turtle, pagong. So ayan mga katits, ito yung hugis turtle na nasa north side. Ang symbol nito is water. Ayan. So then ear, tenga. So ito ay mayroong paa. Ito yung pinakapaa niya. Ayan. At ang pinakaulo niya ito. Mga katits, ito yung pinakaulo. Then meron siyang mata. Dito makikita natin yung mata. Ito yung, ito meron siya mga butas, meron siya mga hole. So ayan po mga katich. Ito naman ay merong paa. Ito yung pinakapaa niya, paa ng bata. So yan mga katits, o dalawa. Yan, ito yung pinakabuntot. So ito yung turtle sign. Yan mga katits. Yan. So kitang kita na animal symbol na isang bato na ito. Ayan, meron siyang buntot. Ayan. Ito yung pinaka aegis niya. So halata doon siya na paa. Ito. Maliit lang yung paa. Then papunta siya sa ulo. Ayan mga katits. Ngayon mga katits ay i-check natin, i-confirm natin kung meron itong coordinate marker na animal symbol. Ang katabi ng turtle na to is pig. So dito makikita natin ang animal symbol pig. Ang animal symbol pig ay is head. So dito makikita natin ang head. So check natin dito. Ayan mga katits. Ito yung ulo ng baboy. So magkalapit lang itong dalawa, turtle. Yan, may turtle tsaka ang animal head symbol. So kitang kita na mayroon siyang mata, dalawa. Then mayroon siyang pinakatuka ng baboy. So ganun lang mga katits ang mga remarkable marker na pinakita dito. Ito ay isang nasa loob ng isang perimeter. So balik tayo sa turtle. Ayan. At i-check natin yung iba pang mga animal symbol. Balik tayo dun sa kanji sign. Kung saan nandun yung south side direction. So ito yon mga katits. Ano? Okay, ngayon mga katits, ang gagawin natin ay kukunin natin ang pinakagitna para dun tayo mag-orient kung tama ba yung pinpoint natin sa mga direction ng mga animal symbol. So ngayon mga katits, dito tayo sa pinakagitna. Ngayon ay meron pa tayong isang animal symbol na nakikita maliban dun sa turtle, baboy. Meron pa itong animal symbol sa wayside. So dito mga katits, makikita natin. Nandito na tayo sa pinakagitna. Mag-orient tayo sa wayside. So, ito makikita natin mga katits. So, punta tayo sa wayside. So, meron ditong isang ulo na animal symbol. Ayan, ito yung mata. Ayan. Isa itong malaking bato. So naka-direction dito
sa heart. Ayan. Okay mga katiits, nandito tayo sa pinakagitna. So dito sa pinakagitna, ito yung pinaka-heart. Dito tayo mag-orient ng compass para ma-confirm natin ang mga designated location ng animal symbol. So ang west side mga katiits ay nandito banda. Ayan. So dito sa west side makikita natin ang animal symbol na head. So yan yung pinaka mata, pinaka ulo. So ayan. So balik tayo sa heart. Dito naman ang north side kanina na turtle. So ayan mga katiits. So ayan. Ayan yung turtle. So balik tayo sa ulit sa heart. So ang pig sign naman mga katiits ay nasa 315. So 315 direction. Ayan dito banda. So check natin kung tama ba yung location ng animal symbol pig. So ayan mga katiits ang pinaka head, ulo ng baboy. Ayan, ayan tuka niya. Ito yung pinaka ulo. So meron siyang cutted. So ito ay putol. No, nakaputol yung ulo. So balik tayo sa heart. Yung pinakalas nito mga katiits ay yung kanji na ibing listin. So ayan, yung south side. So pupunta tayo sa south side. Check natin ang kanji na ibing listin. So ito na yun mga katiits. Ayan. Saktong-sakto siya sa south side direction. So meron tayong tatlo animal symbol. Isang turtle, pig, tsaka mammals. Then isang kanji na nasa south side direction. So yan lang mga katiits. Maraming salamat sa panonood. Thanks. Thank you. So I hope na marami mga treasure hunter na makaretrieve sa kanilang mga project. And God bless you mga katiits. Thank you.